What's up mga kabanking, it's Miguel Degiboy TV representing MMRC from Pasig City, Isla GMA Cavite. For today's video, ay share ko sa inyo kung paano nga ba ako gumagawa ng YouTube thumbnail ko. Napaka basic lang naman kasi hindi naman ako magaling mag-edit. So ito yung ginagamit yung apps, yung PixArt. So yan, napakadaling gamitin. At some tips na rin sa inyo kung paano nga ba ang tamang paggawa ng thumbnail. Para sa akin kasi kailangan hindi ka clickbait sa paggawa mo ng thumbnail kasi dadami yung mga bashers mo at pupuna dun sa video mo. Dapat kung ano yung content mo, yun lang yung nilalaman din ng thumbnail mo. Or mas okay lang naman kung mas exaggerate ng konti, basta wag lang napaka-clickbait. So, huwag natin patagalin to. Let's go! Don't touch my... Okay, let's start tayo mga kabanking. Click nyo lang yung PixArt application dyan sa mobile phone nyo. Tapos, ang una natin gagawin, crop natin yung image. Piliin natin yung picture na gusto natin ilagay dun sa thumbnail natin. So, ang gagawin natin, pili tayo ng isang picture. Ito. Ayan, ito na lang. Yan. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung background. Ang kailangan lang natin yung mismong image. So, ang gagawin natin, click yung cut out, tapos select yung person para mas madali. So, in a short while, may kita nyo, yan, na-select na yung person. Pero may mga pagkakataon na hindi siya pulidong nakukuha. So, ang gagawin natin, i-manual lang natin gamit ang brush. So, kayo na bahala magpulido ng bawat details. Kung sakali naman na lumagpas kayo, magkamali kayo, pwede naman i-undo or pwede din naman na erase. So, lahat ng masaselect na yan, ang kulay pula na yan, ayan yung masasama doon sa image na makukuha natin. Yan. Basta kayo na bahala magpulido. So, ito kasi pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga thumbnails ko. Yan. Yan, okay na siguro to. Yan, then, save natin. Yan, alright, okay na. So, nasa stickers na siya. So, ang gagawin natin ngayon, open ulit tayo ng PixArt natin. Mag-start ulit tayo sa umpisa. So, usually, nilalagay sa pinaka-background ng thumbnail ay image na galing dun sa video. Pero for this time, gagawin lang natin, sa-select lang tayo ng isang background. I-black na lang, lagay natin black. Pero kayo bahala, pwede yan. So, ito nga pala dapat yung tandaan, guys. Sa size, punta kayo sa tools. Tapos, crop. Piliin nyo yung 69. Ayun kasi yung perfect fit para sa thumbnail. Yan. Tandaan nyo yan, ha? 16:9. So, yun. Start na tayo. So, gawin natin. I-add natin yung image kanina na na-crop natin. So, hanapin natin. Dito, add photo. And then, ayan. So, yun. Nandito na kagad siya. Kayo na bahala mag-resize. Kayo na bahala magpuesto kung saan nyo gusto. Maging creativity sa paggawa ng thumbnail. So, ayan. So, ang gawin natin ngayon, lagyan natin siya ng border. Para mas madaling makita yung image. Mas ano siya, naka-embossed. So, kitang-kita siya. Mas madali siya mapansin. Tapos, madaming kulay dito. Pwede mong pagpilian. Yan. Pili tayo ng isang matingkad na kulay. Yan, puti. Kasi sa puti, kasi halos lahat pwede mong ibagay dyan. Tapos, text natin. Lagyan natin ang text. Sa text din, ganun din. Sa pagpili ng kulay sa text, kailangan lilitaw talaga yung color na pipiliin mo dun sa image kaysa dun sa outline niya. No, kailangan litaw na litaw siya. So, pwede naman kayo mamili. Napakadami namang kulay dito na pagpipilian. Ganun din pala, madami ding mga klaseng fonts. Pwede kayo mamili. So, piliin nyo din yung madali talagang mabasa at malinaw na mababasa. Kasi, yun ang kailangan ng mga viewers natin.
Kasi ito, agad na makikita nila. Ito yung first impression sa video pag nakita yung thumbnail. Kaya tayo gumagawa ng thumbnail. Unless, talagang mga famous ka na, tulad din ako ng TV, hindi na siya nagta-thumbnail ng mga ganito. Kasi, kahit naman ang i-upload nila, papanood din. So, ito, subukan natin to. Ito, isa sa favorite na kulay ko to, yung South Beach. Yung katulad kay Breezy. Yan. Kasi mas madali siyang makita yung text. So yun, ipwesto nyo na lang kung saan nyo gusto ilagay. Yan, kayo na bahala dyan. Pwedeng bababa, taas, mas maliit, mas mahaba. So, kayo na bahala. So, yun. Gawin natin, lagyan pa natin ng ano. Buuhin na natin. Nilagay natin kanina YouTube thumbnail. So, lagyan natin how to make. Yan. Ayan yung nakalagay sa title natin. Yan. Pwede magkaiba yung fonts, diba? So, nasa inyo yan. Pero this time, gawin natin magkatulad. Ibahin lang natin yung kulay ng, ano, ng color nung, yung how to make. Yan. Kasi, ginagawa ko, multicolor talaga ako pag gumagawa ng thumbnail. So, subukan natin tong red. Yan. Tapos, yellow or orange. Yellow, yan. Yan, mas madali. Diba? Mas madali siyang mabasa. Mas visible siya. So, dun, pwede din kayo mag-add ng iba-ibang pictures pa kung anong gusto nyong ilagay dyan. Pwede kayo mag-add. So, ang gagawin nyo lang, yun, tulad kanina, add photo lang. Subukan natin. Add tayo ng yung mga thumbnails na nagawa ko na sample. Ito na din pala yung itatumbnail ko sa video na to. So, nakita nyo naman. Sige, add tayo. At least, siguro dalawa kasya sa baba, dalawa. Sige, mag-add tayo ng photo. Yan. Add photo. Napin natin yung mga thumbnails. Malayo-layo na kasi yun eh. So, ito. Yan. I-rehase nyo na lang. Rehase nyo kung saan nyo gusto ilagay. Kayo na bahala. Maging creative na lang kayo kung paano nyo gagawin na malupit yung thumbnail nyo. Yan. Pwede din siyang ano ha. Pwede din siyang i-move patagilid o ano. Kung anong gusto nyo. Nakita nyo dyan ha. Yung may button dun sa taas ng image. Tapos lagyan din natin ng border. Yan. Pwedeng makapal. So, yung tama-tama lang. So, yan. Yung isa pa. Yan. So, ito. Pwede na itong pang thumbnail. Ito na din yung ilalagay ko. Yan. Ganyan lang kadali gumawa ng thumbnail. Gamit nga ang PixArt. Diba? Okay. Alright na yan. Pero pwede pa kayo mag-add dun sa taas kung anong gusto nyong ilagay. Save na natin. Para tagumpay na. Save. Yan. Okay na. So, yun. Ganun lang kadali gumawa. Napaka-easy lang gamit ang PixArt. So, that's it. So that's all for today. Don't forget to like, share, and subscribe Deke Boy TV. At least click mo ang notification bell button so ganoon lagi kang updated sa bawat upload ko. Pasensya na kayo guys sa pinag-upload ko dahil tayo ay under ng enhanced community quarantine. At mabawang test na natin vlogs. Alam ko very generic lang to pero makakatulong to especially sa mga baguhan na nag-vlog. So that's it guys. Ride safe. Peace. Bye-bye.